cheater ako, cheater ang jowa ko, anong gagawin? Meant to be. Tugon? Santangge? Tulungan mo po kami. Yes. Ngayon lang ulit tayo nagsantaangge na letter sender. Talaga ba? Lagi tayong Santa Jolens. Oo, lagi tayong Santa Jolens. Hindi kasi yung Santa. Mga ano, yung mga guests natin, puro mga musical artists, as medyo ano sila, wholesome. may nagsasalita. Wow! Center for pop. Actually, yung letter sender natin parang Santa Angge na may Santa Jolens kasi nga magjowa sila. So ngayon, very lucky ang ating letter sender dahil hindi lang kaming dalawa ni JP ang magbibigay advice. Di ko alam kung swerte siya, no? Kasi baka... Baka madaot, ano? Oo, meron pang isang dadaot sa kanya. Ang walang kwentang podcast debut. Yes. Ni... The Global All-Star. Yes. Hello. Napaunlakan niya kami. Musical artist, salamat of naman. Course. Yes. Si Tulet din, graduate niya ng Center for Pop. Ay, tama! Ang taas. Ang taas. Yes, I know! Ang taas. Wow! Hi, Derex! Hi, Ederex! Hi, everyone! Woo! For that. Pero kasi, merong pasabog si Eva La Queen sa October 10. Yeah. With yes. A lot of our favorite drag queens. Mamamaya. Asian queens, yes. Yes, mamaya yes. Chika niyan sa atin. Pero bago yon, magnadaot muna siya sa ating letter sender. Actually, yung letter sender na, medyo mahaba to ah. Pero okay. Medyo nakakainit ang ulo. Pero actually, okay. Hindi rin. Maaawa ka rin sa kanya. Maawain pala. Tapos okay lang, Eva. Okay lang, ha? Kahit nautin mo sila. Yes, direct. Okay. Sanay na sila. Huwag kang mag-ano. Oo, sanay na sila. Oo, parang sulat sila dito, eh. Oo nga. So, okay. Walang ano to. Walang bantay-bantay. Walang takot sa kanya. Wala. Ay, oo, wala. Hindi. Oo. Mm-hmm. Pag nagsusulat sila dito, alam na nila yon. Kasi kung hindi, sana hindi nagsulat yan. Sila kay Bianca Gonzalez, di ba? Dapat din sila nag-ano. Pero dito sila di ba? Sana sa motherhood, iba yung topic nila. Okay, mag-hi muna tayo sa VVIPs natin. 57,000 tayo dito sa Zoom on a Friday night. Oh my yes. Pinili nyo si Evil Queen for this Friday night. Tapos 46,000 sa Discord. Yeah. 100,000 tayo na VVIPs. Thank you, guys. Wow. Actually, hi, maaga guys. Pa. After nito, pwede pa. Pwede pang umalis. Pre-game pa lang. Totoo. So, kapag nag-VVIP ka, so sa mga fans ni, fans ni Evil Queen, at sa mga nag-VVIP for the past months, part of your subscription will go to our May Kwentang Scholars na bibisitahin namin ni JP. So maraming salamat sa VVIPs natin. Thank you guys. Oh, at saka thank you kay Coach Laika na nagpadala ng mga books. Tapos yes, sa Natasha. Yung Natasha, as in yung nag-abot ng mga nagbigay sila ng mga table. At saka ang dami pang nag-donate. Ayaw nilang pasabi, pero sabihin na rin namin si Bianca Gonzalez, si Fons. Si Davao Conyo. Wow. Yeah. So, thanks guys. Maraming salamat sa VVIP. So, if you want to be part of our live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Ayun. Okay, sige. Pakilala muna tayo. O, JP. It's not the dress, it's you. Ako si JP. It's not the dress, it's you. I love you, Eva. Nalito-lito din siya dun, Ang tagal ko lang gusto sabihin yun, Sobrang iconic talaga. Buti magkaibigan pa rin kay ni Marina hanggang ngayon. Yes, kasama ko lang siya kahapon. Oh, hi Marina. Alam mo naman na nakikinig dito si Marina. Ako si Tonette at... Shit, baka makancel ako sa sabihin ko. Wag na lang yun. Ako si Tonette at oh my god, ang last ko na nood na drag show. Sobrang tagal na kaya I look forward to 1998. Plastic Tiara, mga 2002. Ha? Mga cold look forward games. To sila ano pa yun? Raging Divas pa yung sa Malate ka apaatan na Raging Divas.
Sa Malate pa yun. Kaya I look forward to the Plastic Tiara Tour sa ano, October 10. For the October 10 show, noo nga, malapit na. Ayun. Oh, malapit na noon. Oh my God. Actually, kanina yung nandito yung mga team, ano, may pagkain ba sila sa backstage? Syempre as the producer slash host, parang, anong kakainin ni Plastic? Ganyan, no? Hindi yung kumakain ng tapa or anything. Parang inaayos natin. So, Plastic Tiara is gonna go to Manila. It's her, I think, second time ata niya sa Manila. It's her tour, but joining her is Asian Drag Excellence from the Drag Race universe. Of course, we have our pride, Marina Summers. Myself from Global All-Stars. The host of Drag Race Thailand, Pangina Heels. We have from Drag Race Philippines Season 2, Minty Fresh and Matilda. We also have from Drag Race Philippines Season 3, J Queen, Kiana, and Mix Chanel. We'll be introducing them Baby Queens, Destruksha, Miss Izzy Extra, and Emperadora. Siyempre, mukhaan kasi siyempre yun ang ano ni Plastic. Plastic, gandahan. Dapat ano. Dapat it's a Thai. Oh, it's a Thai din yung kailang kumantay. Yes. So, lahat ng mga mukhang manika, yun yung mga sinama natin. Oh my God, nasaktan siguro yung mga hindi na isama. Oo. Sorry guys, ha. Ibig sabihin, hindi kayo pasado. pero at least funny sila. May personality, di ba? Personality. Tama. Okay na yun. Okay na yun. Nagtatakbo daw si Lady Morgan. Sabi na eh. Sobrang funny kaya ni Lady Morgana. Diba? Sayo-sayo kayo dyan. Dito tayo. Marami pang diba, events dyan. Mag-produce nila sa sarili nilang show. Diba? Oo. Diyos ko. And guys, this is a one night only. So baka hindi na natin siya makita ulit. Yeah, October 10 happening on Music Museum. Sold out na yung meet and greet but we still have like a few VVIPs. Last few remaining seats na lang. Aalis na tayo. So you can still get your tickets at tinyurl.com/PlasticAsiaTour or visit The Playhouse on Instagram. Love it. Daming ganap. Ang galing naman na pagsama-sama. Congratulations. Thank you, Derek. Thank you. For that. Okay, at ito ang walang. Sorry, walang. JV. Hindi mo pala ready. Walang. Intro. Walang kwenta. Ay, hindi pa nag-intro si Eva. O, yun na ba yun? Hindi pa. Sorry. Ako si Eva Le Queen at ako ang international rice cooker ng Philippines. Sobrang ganda talaga nun. Iblip niya lang. At, at ito ang walang kwentang podcast presents sa Tangge. Tulungan mo po kami. Featuring Eva Le Queen. Yes. Love it. Okay. Sige, pagpasensyaan nyo na yung haba nito ha. Pero meron tayong madadaot. Two pages pa din yung level. Mm-hmm. Abot nga ng notebook ko. Notes ako. Siyempre, first time ko, kailangan magpapitan. Arial, ano ha? Arial font, ano pa to ha? Size 11. Oh, siya. This is from I Am Not Big Bird. Hi mga directs and Eva. I'm an avid listener of your podcast and I would like to say na sobrang nakahelp kayo sa battle ko with anxiety, especially when I need a break from overthinking. I'm really grateful and also really sorry kung i-hate nyo ako sa letter na to. O, diba? Ganda ng opening niya. Disclaimer. Diba? Mahusay. Expert to. Okay. Call me I Am Not Big Bird, male 27. I have a boyfriend, 26. More than 2 years na kami. Talaga nagsulat si Eve. Kaya nga nag-notes talaga siya. Kumanda ka, pasensya. Lalo ngayon, nasa producer era siya, marami siya notebook ha. Pasensya. Kumanda ka, I Am Not Big Bird. Gagawa ako ng show para sa'yo. Gagawa ako ng drag show galing sa inspirasyon na ibibigay mo. Isasabuhay namin yung buhay mo. Best relationship among the rest. We just click in every aspect. The click. Click or click? Click. Especially in ambitions in life and travel goals, especially in politics. Hashtag kakamping couple. Okay, sige. Mabuting malinaw. However, sex has been a recurring issue. I have a higher libido than him. And it strained our relationship because when I want to do it, most of the times, he doesn't. Just to add context, my partner found out he had
an STI, or sexually transmitted infection. 7 months after we started dating, I tested negative, but he tested positive. He might have gotten it from his ex, but I'm struggling to accept na di siya nag-cheat. Kasi nung una, 2 times a week, may nangyayari sa amin, pero nung nalaman niyang may STI siya, wala na talaga halos. And sorry, anong difference ng STI sa STD? Infection kasi parang ano, naging doctor. Naging salamat. Ayon sa mga eksperto, no? STD, the disease, parang yung infection, if I'm not mistaken, parang nag-escalate na siya into like, may symptoms na siya, fever. But don't believe me, I'm a drag queen. Saka, pero STD kasi parang it's a broader term of ano, pwedeng you can have like gonorrhea or you can have presence ng ano, nung sakit na yun na nakakahawa. Pero it's dormant or hindi siya nagmamanifest. Tanggalin na natin tong ano na to, baka tayo. Ay, nag-text yung DOH. Lalagay na lang namin sa video kung ano yung totoong ano. Oo. Kung ano yung totoong M. Okay, anyway. And today, I saw him on Grindr. I have to admit, kaya ko siya nakita sa G-app because I was there too. Oo nga. So pareho silang cheater nga. Okay. It's a tie. I started cheating. Ano naman siya? In-admit naman niya. I started cheating in 2022 when he could no longer provide for my sexual needs. I felt guilty sometimes, but sometimes I felt right and vindicated. Huh? Kasi para sila nag-cheat, ganun? Because he couldn't give me my sexual needs. So parang feeling niya tama lang kasi hindi naman nabibigay sa kanya. So nung nakita ko siya sa app, I had a hunch that it was him even though I only saw the body. I checked the Twitter account connected to the profile. Memorize yun, siyempre, te. So nung nakita ko siya sa app. Pamili ko, baka nung nag-share sila ng pic, parang familiar tong oh. Alam ko, no? May yung bulbul niya may... Bulbul niya may puyo. Alam ko to. Alam ko tong hati na to eh. Alam ko yun ako, ganun yung buto. Very purple yung gilid na ano, na vein. Sorry. Maubak. Sorry. I checked the Twitter account connected to that profile and lo and behold, he has an alternate account na nakatakip lang mukha niya. I realized it was him because of his body shape and the t-shirt that he wore several times when we were dating. I have been overthinking for 2 days now kasi sa Sabado ko pa siya balak i-confront. Ilang araw kaya yan? Gusto niya face-to-face. Ayaw niya ng phone call na confrontation. Tsaka schedule niya lang eh. Ano, Glamarama sa hapon. Gusto niya panggap-ender. Sabi ko, need ko muna i-consult through therapy to lahat. Pero kayo inuna ko as may... Wala daw bayad eh. Wala? Parang kasalanan namin. I have scrolled down sa Twitter niya and it seems sa 2022 pa rin siya nag-start ng alter account niya. I checked and madami siya nilalandi doon asking to meet up. So public yung pag... Naka-public. I'm thinking now on many things that I will ask him. I'm thinking now on many. Oh, sige, okay na. Okay. Is that why? Hindi nag-make sense. Ano yun sabi? I'm thinking now of many things I will ask him. Okay. Number one, is that why he contracted STI? Because he had sex with someone else before his STI testing. Taray talaga naka 1 to 4 to. Okay. Number two, is that why he doesn't want to have sex with me to protect me from STI? If so, why is he having sex with someone else instead? Number three, bakit ayaw niyang ibuhos sa akin yung same energy na binubuhos niya on Twitter? I saw there that he had sex in April where he was a top. Is that why he doesn't want to have sex with me because I'm also a dominant top? Nag-a-adjust naman ako ng bottom pagkailangan eh, and he knows it. Even though I prefer to top, I'm willing to adjust. Number four, am I not satisfying him? Kasi yung penis size of his exes was bigger than me. Were bigger than me and he got used to that. Mga directs, do I have the right to be angry when I have repeatedly cheated on him behind his back as well? The only difference is that he didn't catch me and I caught him. How am I going to break up with him? Ay, break na agad. So alam na niya yung solution sa problema niya. May kipag-break. Break na siya. So, gusto lang niya malaman kung paano.
Oo, gusto niya gusto lang tayong gambalain. How am I going to break up with him when I wrapped my life around a future with him? Siya unang guy na pinakilala ko sa papa ko, therefore outing myself to my Christian conservative but loving dad. I don't wanna break up, but I don't know if it's because I still love him, especially now that I found out that he cheated, or because it's just convenient. Direct JP, kakausapin ko na siya sa Sabado, so okay na. Bakit sa akin siya naka-address? Kasi okay na daw yung communication is key. Wag na daw yun yung i-ano mo, advice mo. Kasi yun yung go-to advice mo eh. Si JP kasi, Eva, lagi siyang communication is key. Kahit anong problem. Tama naman talaga, kaya nga siya it's the key. Anong oras sa Sabado? I think, ano, 3:45. So may Guadalupe. Okay. Sa bridge yung confrontation. Ganda. Direct to net, hindi ko sure if breaking up would solve it. Bakit ako? Because I might end up with sexual yet manipulative guys again. Gay dating is like straight, in-explain niya sa akin as a straight. Sorry. Tsaka gusto mo lagi break na agad, diba? Yun yung laging payo mo. yun naman ako. Gay dating is like straight dating but 10 times scarier in my opinion. Especially now na may internal homophobia sa gay dating apps. Help mga directs and Eva. Nagmamahal, I am not Big Bird. One word. Ah, kaya siya ang not Big Bird niya, kasi ano, mas malaki yung mga Big Bird ng mga ex niya. Nung jowa niya. Pero in fairness sa kanya, kahit ang haba ng letter niya, nalatag niya ng maayos. Oo. Oh, correct. Ang problema. Saka ang komplikado, in fairness. Oo. Ang unang question ko dito, talagang confirmed na niya, no? Kahit wala pa naman confirmation. Kinonfirm na niya na siya yun. Jowa niya yung last. Baka time. Sa timeline, yung timeline of events, di ba? Kung kailan nagpa-test, kailan na-contract, kailan nag-start yung alter. So maniniwala ba tayo na siya na ngayon? Pero sino bang naunang mag-cheat sa kanila? Kumbaga, in the words of Ethel Buba, wala tayong winner tonight. I think tama. Wala tayong winner tonight. Pero wala tonight. Kasi kung ang basihan mo lang is kung kailan siya nag-contract. Halimbawa, kasi nag-volunteer din naman ako sa mga love yourself, ganyan, red whistle, ganyan. What we always say, halimbawa, sa prep protects the prep user. Or kung ikaw, hindi ka naapektuhan kasi meron kang vaccine, pwedeng siya wala vaccine, pero hindi rin natin pwedeng i-rule out na pwedeng sa'yo nga rin galing yun. It just so happened that you were more protected. Sa kanya lang nag-manifest. Sa kanya kumapit. Sa'yo hindi. Parang, I think that's beside the point. Diba? Having an STD. Although, oo nga naman, parang, paano kung magkakaroon ng STD? Ako wala. Pero the chances of him getting it from you is not out of the... It's not entirely out of the picture. Feeling ko lang. Totoo. Kasi nag-cheat din naman siya nga talaga. Oo nga. If I don't know... Deserve niyo isa't isa. Deserve niyo isa't isa. Cheater siya. Cheater ka. O, di bagay kayo. Oo. Tsaka yun yung kung dahil sa STI... Diba? And then, is it the reason ba't ayaw makipag-sex sa kanya? I think pareho niyong ayaw makipag-sex sa isa't isa. Kasi, ba't kayo kung sarap na sarap kayo sa isa't isa, ba't pa kayo maghahanap? Diba? Totoo. I mean, whether, ibig sabihin, kung incompatibility man siya kung sa position or sa ano, either way, parang... The point of the matter is, hindi talaga kayo sexually satisfied sa isa't isa. Kasi kung halimbawa, hindi ka niya sinesex ng kasing kahit na mataas yung libido mo, at hindi ka niya sinesex, kung sarap na sarap ka sa kanya, willing to wait, di ba? Kung talagang na-enjoy mo siya. So parang hindi pa rin kayo sexually compatible. And ang scary nito, no? Parang ang daming layers ng tago-tago. Like, how can you live with that? Oo. Tsaka kapag kung ano, kung pareho kayong sexual na tao talaga, kailangan napapantayan, nasa-satisfy talaga eh. Pero kasi kapag isa lang yung nag-satisfy, tapos yung isa parang kebs na. Parang kailangan nyo na pag-isipang mabuti kung dapat pa bang nasa relationship kayo. Pero parang curious ako, ba't hindi nyo pa i-open? Bakit nga? Ang dami-dami naman ganyan. I mean, these kids are young. They're 27, 26. Sinulat ko. Thanks, Doc. Sinulat ako. Libido.
Pati yung questions na number one, number two, di ba? Pati hindi nyo pa i-open, guys. Pero, and relationships, it's more than just sex. Pero ang mahirap kasi na nasira sa kanila, it's not the sexual pattern. It's the trust. Parang you, nakasanayan nyo na na magtago sa isa't isa. Then yun pa lang, you're already failed. As a, no, there are so many ways to break trust other than sex din naman. But once trust is broken, paano mo pa siya matitignan na, parang mapaparanoid ka na. Tama yan, mag-break na kayo sa Sabado at 3:45 sa Guadalupe. Sa harap ng billboard ni Bello. Oh, si ano yun nandun ngayon? Si Marian ba? Si Marian ata yun nandun. Si Marian ang saksi. Sa bench yun, si Maria. Sa bench, sa kabila sa inyo. Feeling ko, gusto na niya talaga makipag-break. Nakahanap lang siya ng dahilan na hindi siya yung may kasalanan. Mm-hmm. Siguro kapag nag-confrontation sila, huwag niyang isisilahat dun sa partner kasi at fault din siya eh. Huwag siyang maghugas kamay. The fact na nasa grinder ka rin, ibig sabihin naghahanap ka pa ng iba. I think siguro yung mga ganyang age no talaga no mga nasa 20s nasa late from like 20s to bago sila mag 30 medyo talagang mataas pa yung libido. Well, libido nila no. And I think you guys also need to know na parang you guys need to be your own kind of partner. And if you want true love, if you want to be the person worthy of love, then you start becoming that person bago mo siya hanapin sa partner mo. Kung kating-kati ka pa at then just play around. And that person, you and yourself, hindi yan ang una at huling lalaking mamahalin mo. Kahit na pinakilala mo pa siya sa tatay mo, even if you romanticize all of that, girl, you fucked it up. And you're not ready for a relationship. Hindi man yan ginawa sa yun. Imagine ha, kung hindi nag-cheat yung jowa mo, mag-cheat ka rin. So, even if it's not the same person, you would have still done the same deed. Then maybe you're also a problem. So, until you are ready, you are sure na kaya mo nang maging mabuting partner, huwag ka muna maghanap ng partner kasi makakasakit ka. Ayan, sinampal na kayo ng katotohanan ni Eva. Sorry naman daw. Pasensya naman daw, sabi niya. Ewan ko na lang kung hindi pa rin kayo mag-break. Sorry naman daw. Saka kung mag-break ka, mag-nilay-nilay ka, o maghanap-hanap ka muna dyan. I mean, we're all for sex positivity here, but not at the risk of, breaking your own. Siyempre, nakakabaliw yan, te. Mental health, yes. Mental health mo at mental health din ng partner mo. And you guys have been doing it. Stop this cycle of hurt and pain and distrust and anxiety and panic. I think more than the therapy, you really need a reflection of this. Kasi parang, you are also the choices that you made. You chose to go to Grindr instead of talking to him. You chose to like seek the you chose na feeling mo vindicated ka. That was a choice that you made. Hindi yun hiningi sa yun ng jowa mo. You chose to choose anything other than do what's right at the moment that it happened. You made all those choices, my dear. So talagang you need to start pulling yourself together and tama. Love it. Alam mo, sorry. Mali talaga na pinauwi ka ni RuPaul eh. Harapin ko na yung si Ru eh. Sana si Mama Pao na lang yung pinadala nila doon. Siyempre, hindi nila mapapauwi si Mama Pao. Eme. Ganda. Sa kanto. Ganda. Love it. Sana magsulat ulit siya kung anong-ano. Pero I agree. Alam mo, feeling ko, hindi na niya talaga love. Naghahanap na lang siya ng dahilan para makipag-break. Tapos nakahanap na lang ng way out. Hindi siya yung may kasalanan. Kasi kung mahal mo talaga siya, kahit may STI siya, hindi mo siya iiwan at pag-iisipan ng masama eh. Diba? True. Parang, hindi naman STI, hindi naman siya end of the world, di ba? For a relationship. So, ang daming mga ganyang mga relasyon na tumuloy pa rin kasi mahal nila isa't isa. So, itong letter sender, I am not Big Bird, nakahanap siya, ay nag-cheat, ay nasa Grindr, ay may STI, ay
Mm. So lahat, hindi siya may kasalanan. So, kung may kipag-break ka, makipag-break ka na lang. Huwag na yung ano pa. Hinagulo mo pa kami rin. Ano pa na parang mali sa iba eh. Pero totoo yan, direct, di ba? Kasi ako din, mayroon akong kilalang mga success stories na nagkaroon ng falling apart, nagkaroon ng cheating issue, and then they took some break off each other, and then nanaig pa rin eh. Kung, I guess, parang, I would say na parang, in our terms, parang gaga ka ba, bakla? There's so many fishes in the sea. Parang, ba't bumabalik ka pa dyan? Pero, mayroon mga success story talaga na even after the cheating, they're still together, they found, I mean, for example, that Doc Hayden and that Vicky Bella and that Katrina Halili issue way, way back. Where are they? Alo ba? Alo ba? Age mo na, iba? Alo. ako di ko alam yun. Ano ba yun? Di ko alam. Ay, sorry. Napanood ko na sa Coco Melon channel. Napag-usapan lang sa Coco Melon channel. Diba? Parang may mga success stories that after that. So parang you can't always just pinpoint it under one. Kasi if your entire relationship can be reduced to that single thing about the relationship, what about the good times? Parang what about when everything felt right? If that didn't matter, and you're just gonna zoom in dun lang sa cheating ano factor, up to you. I mean, sino ba naman ako para magsabi? I'm just a global superstar. Huwag kayong makinig sa akin. Tama! Pero what I'm saying is, if everything else isn't able to keep you guys together, then maybe it's not really love. You're just, totoo yung sabi ni Direk, baka you're just finding an excuse to really break up with the person. Yeah. Totoo. Pwede rin naman kasing ano, the ship has sailed. Diba? It's really the end of the relationship. Tsaka bata pa sila. Good times, some good things must come to an end. Tapos, yun nga, bata ka pa. 26, 27 year old. Tsaka wala yun sa laki. Wala yun sa laki. Wala yun sa laki ng nota. Nasa performance yan, naniniwala ako dyan. Tapos may pag-clear ng throat eh, no? Dignan nga natin kung talagang mali. Totoo ba? Wala ba sa laki? Totoo ba yun? Nasa performance daw yan. Yeah. Muna sa lahat, number one, kumakain ka ba ng puwet? Baka kasi hindi mo nilaplap yung ano eh, yung way root. No, parang ano, hindi ka kumakain ng papaitan. Ayan. Or baka ano, baka naman performance, baka hindi mo pinapatapos or hindi mo kinakuddle after nabasan, ganyan. There's even sex. Oo, Laila de Lima. Laila din tawag na Laila de Lima. Yung mga naka-Laila lang na gano'n. Baka kasi Laila, baka naman Laila de Lima ka kasi. Naka-Laila di ka lang. Diba? There are many factors. Parang, I have done it with like, guys with like smaller, ano, tools. It doesn't compromise, you know. Because sex is an experience. Siyempre, as a global pussy. As a global pussy. Representing the Philippines. No. Hindi kasi direct. Kasi direct, di ba? Dumira kasi ako sa Singapore for 8 years. So, syempre, alam mo na, yung melting pot yun. Parang, yung pusi ko talaga, United Nations yan. Parang, if you have sex with someone from another country, make sure you give it your best. Because you'll be representing the whole country. Make us proud. Marami na rin tayong na-try talaga. And then, I have reached a point in my life na, you know, sex pala talaga is experience. It's not just labasan ka lang. Parang ano, this, sana nagbayis ka na lang. I am not a sex toy, you know. I am a full experience. There's so much other ways to enjoy and share the pleasures of sex without having just to rely on that tool. It's about give-take pleasure chemistry. Parang... Parang mag-uubad, natatanggal na ako ng bra dito. But what I'm saying is, parang hindi mo rin pwedeng i-pinpoint dun sa, ano, sa genitalia. Because, you know, that's just anatomy. Sex is like, ano na ako, parang, iba na ba yung tunog ko, Doc? Ay, Doc, direct, parang, parang ano na ako, Doctora Margie Holmes na yung atake natin. Margie Holmes, isa pang ano, isa pang lumang reference. Shit, napag-ahalataan. Pero, you know, like,
Pero I'm saying is parang kung hindi nyo nasasatisfy yung isa, then check mo rin yung performance mo or your mere understanding of what sex is. Wala yun sa laki, di nasa sarap niya. Sarap! Yes, sex is a celebration! Exactly. Ano na, may balloons. Magulat ka, may sumasayaw mo. Thank you naman. Sana marami natutuhan si ano, I am not Big Bird. Oo, at saka masaya. Sana masaya siya kasi hindi communication is key ang narinig niya. Pero alam mo, applicable naman pa rin talaga yung communication is the key. Tama kasi naman, oo. Ang toxic nilang mag-jowa, Diyos ko, hindi sila nag-uusap. Pero alam na nga daw niya yun, sabi niya. Alam o, ba't di niya ginagawa? Pero kasi direct, baka... daw niya in 2 days. Baka hindi kasi lahat ng tao articulate to, you know, hindi lahat ng naisip nila are confident sila na pag winnerd nila is that's not how it's gonna do. It's gonna come out. Pero hindi more... Hindi lang sila ng Pictionary. Oo. Parang ano, 2 words. Cheat. 1 word. 2 syllables. Cheater. Sounds like... Pinoyhenyo. Mag-Pinoyhenyo sila. Grinder. Alter. You, alter. Ganda. Ganda. Nakikita ko na edit nun. Pero more like, siguro parang yun nga, anong intent nyo for like, for me, by it all boils down to intent. Kung ang bukang bibig ni Direk is, ano, communication. Ako, everywhere, ang bukang bibig ko is intent. Anong intent mo for holding on to the relationship? And anong intent mo? Ba't ikaw pa yung makikipag-break ngayon? You wanna hold the upper hand? Or bakit ngayon lang? Ano 2022 mo pa nalalaman? Parang, ano yung intent? Una sa lahat, minahal mo ba talaga? Siyempre, hindi naman natin sinasabing hindi. Pero, what's your intent? Ano yun? May pulis. Anong intent? Anong intent mo for making the choices that you made? Diba? Ba't ka rin a grinder? So, you know, it all boils down to the intent. And bago mo barilin yung intent ng isa, take a good look at yourself in the mirror and see. Then maybe you'll have peace and tama. Let go nyo na isa't isa. Tanungin nyo yung mirror, who's the baddest bitch of them all? Tama, mirror. Kaibigan! Cheater ka, kaibigan! Ganda, thank you. Pero hindi nila deserve. Yeah. Thank you. Meron pang, may note pa ako dito eh. Oh, go. Ano yan? One last note. Hindi, parang when all of this happens, when after, kung sa totoo mang magbe-break kayo sa Sabado, ano, I wish you learned to forgive yourself. Give yourself grace. And forgive yourself for not making better decisions. Kasi in retrospect, I'm sure pag pinag-delay nilayan mo yan, may isip mo rin yung mga mali mo. And may isip mo rin na I could have done this, I could have done that. And what you need to know is that there's nothing you could have done differently, both of you, to have salvaged the relationship. So you can take time to grieve what you thought was lost, but also, give yourself the grace. Feeling ko kaya ka nagsiseek ng therapy. That's why it's causing you anxiety. Because there's some sort of, I could feel that there's some sort of self-deprecating and self, ano, parang sinisisi mo yung sarili mo, this and that, and sinisisi mo yung organs mo, yung ganyan. But, you know, give yourself grace and forgive yourself. And might be painful kasi hindi naman natin pwedeng i-diminish na kahit tinatamatawa na natin yung sitwasyon nyo. Naniniwala naman ako na totoo at some point, that love story you had with that person was real. There were times yes. that you believed Amen. And masakit siya. Masasaktan at masasaktan ka pa din. But just power through the pain, then you'll be stronger and have the courage to love again. And hopefully, this time, you do things right. Ganda! Ganda! Sarap! VIP tayo tonight. After nito, ipaproduce na niya ay sex show. Yeah, correct. Sex advice show.
with Dr. Margie Holmes. Okay. Sa ano ba? Sa October 10, may mga paganyang ka ba? May problema ba kayo sa sex? Lalabas ako. Magtatayo ako ng booth sa labas. Feeling ko dapat mag-take-in na ako ng mga consultation eh. Ano ganyan? Huwag na. Ano na lang. I-message na lang ako sa TikTok, sa Instagram, or saan. Re-replyan ko na lang kayo sa TikTok. At least may content ko pa yung mga... Diba? Wait lang, invite mo na sila sa ano, sa... Eh, paano yun? Sold out na pala. I'm sure... Meron pa daw. Yung meet and greet yung sold out. Yung meet and greet. Pero by the time na ano natin to, for sure, sold out na yun. Hindi, hindi pa. Hindi pa? Tama din. Hindi mo ako to wait. Oo, kasi usually yung mga taong ganyan, parang dadating sila on the day itself or nag-aantay sila na magbabagsak presyo kami. Pwes. Ako ang kausap niyo. Ako rin sabi sa inyo, hindi kami mabagsak presyo. So, yun pa rin yung price. Huwag na kayo mag-antay ng sale at clearance sale dahil wala akong planong mag-clearance sale. Ang ganda lang clearance sale. Ang mahal-mahal ni plastic para dalhin siya dito. Oh my God, for sure. Oo, tsaka mahal ang mga gamit niya. Grabe, ganda ng mga ano niya. Nakita ko siya in person. Diyos ko. May mga favorite talaga si Lord. Tsaka ano, mahal talaga siya ng doktor niya. Ganda. Sobrang ganda ni Plastic. Like, unreal. Tapos yung makeup niya, hindi katulad nung drag makeup namin ng mga ganun. Yung ano lang talaga, parang naglagay lang ng ano dito, onti lang kulay dito, tapos nagkilat, tapos naglip. Parang lang siyang naglip gloss. Ang galing. Like, it's really an art. Like, hyper feminine. For me, talagang ano, as a makeup artist and a drag queen, parang, 'di ba ang fan, ang ano kasi ng drag is like you're selling a fantasy, a gender bending fantasy of a female persona eh, usually ganyan. Siya parang ano, ang galing, hindi mo ma-pinpoint eh, para siyang sobrang ganda babae, but it's more than babae. Kung may mas babae pa sa babae. Parang ganun yung visuals niya. And it's a sight to see, so you guys can't miss it. Again, October 10, one night only, Music Museum. And we'll see you there. Nandun na kayo. Kailan nag-start yung ano, pagpo-produce mo ng mga shows? Actually, nagpo-produce na ako ng shows before Drag Race pa eh. Ah, okay. Dati, ang mga pinoproduce kong shows nung panahon ng pandemic, sa Zoom parties lang. So parang, ang gagawin namin, mag-invite kami ng DJ, ganyan, tapos mag-open kami ng Zoom, lalagay namin sa Twitter, ganyan. So all the kids, at hindi lang sa Pilipinas, ha, pati yung mga baklang OFW sa ibang bansa. Nagde-dress up din sila in drag. Tapos magse-set up sila ng mga parang party lights sa mga bahay nila. Tapos magkapatugtog kami ng DJ. Meron kami, ang tawag namin is like secret bedroom disco. Para sa bedroom disco. So mga drag queen, mga ganyan, mga party-party kami, ganyan. Tapos naka-drag. So a lot of the drag queens that we now know started sa mga Zoom parties ko noon sa Playhouse. Oh! Yeah. So dun sila nagsimula. And then after pandemic, nagkaroon ako ng parang drag and dine na ano, parang ano lang kami. Ako, si Marina, si Prien, si Ovi. Parang sa mga restaurants, na parang drag and dine. Parang until, yun na, palaki na siya ng palaki. Then we started the first viewing parties with Sila Baus. And then ngayon, parang na-realize ko na parang ayoko na rin kasing nagbabar talaga. Parang napupuyat na ako. Mag-aantay pa ako ng alauna bago ako sumalang. Tapos uuwi ka mga alas 4, alas 6 na. So, the good thing is like since I started producing, I'm able to take control na ng time ko and yung career and kung saan mo dadalhin yung drag. May drag branches. Ito, Music Museum. Imagine, ay bakla, dati nagbabakla-baklaan lang tayo ngayon. Nakakapuno tayo ng Music Museum. Congrats! At grabe yung line-up ah, talagang pinong At congrats sa Global All-Stars run. Kahit thank talaga you. Yung si RuPaul talaga. Ibuhang ko yan papunta dito. Okay na yun, buti na lang talaga nanalo si Carlos Yulo ng gold. saka maganda, magaling yung ano natin, maganda yung bigayan natin sa Drag Race, Drag Den, you know, everything else that shows, it proves that Filipino drag is world class. Swerte na rin na nandun ako, the people will hear of us. Pero pag ni-research nila yung Filipino drag queens, the drag queens can really hold their candle against the best of the world. So talagang
It's still us. Love it. Totoo. Tayo pa rin. Totoo. Ano dapat yung walang stash name mo? Walang kailangang i-prove. Pwede mo bang sabihin? Ah, nilabas ko naman siya eh. Ay, talaga? Buti na lang din hindi. Mag-i-email da sana. Ah, okay. Bakit buti na lang hindi? Imelda Papin. May bounce lang siya. Lunas! Imelda Papin. Hindi, Imelda ano. Kasi baka mga ano tayo, mga persona non grata tayo, baka di na ako makabalik ng Pilipinas. So, nagmadam ako. It was fine. Yes. Grabe, ang ganda ng ano mo. Ang ganda ng talent show. As in, the best. Salamat. Okay. Yung talent show na yun, ginagawa ko na yun dito sa Pilipinas. So, nag-audition ako sa Drag Race Philippines. Yun yung audition tape ko. Sa audition tape ko nga, hindi lang ako nagsaing eh. Nagluto pa ako ng adobo. So, imagine kung ano yung itsura ng audition tape ko. Mayroon siyang storyline. Kasi kami nila Luca, for example, kami nila Mrs. Tan, we always push yung archetype ng drag na we are storytellers in our hindi kami pala sayaw, hindi kami pala tumbling ganyan, pero we convey stories and we there in a camp, in a drag, in a lip sync way when we perform. So natuwa naman ako na natawa naman si Mother Ru at ang buong mundo. Maganda. Sobrang congrats. Congrats. Thank you. Congrats dito at sana tuloy-tuloy na to. Meron ka na bang hinahandang next o one at a time? Mga rose, huh? Ganyan. Di ba nagpo-produce ka ng mga rose? Yes. Pasyal-pasyal lang muna ako. Pero, yeah. So for now, kasi meron pang ano eh, syempre ongoing pa naman si Drag Race Philippines, and then I still have like invites here and there in different parts of the world. Nox! Di ba? Kaya ano, pero yes, I'm still planning to do roast, Snatch Game Live, and also parang we're working on other, syempre, ang dami ng drag eh, ang dami ng drag queen. So, ang dami ng gumagawa nung cabaret style na nakaupo, nagli-lip-sync. So, we're trying to discover other ways to, you know, for people to enjoy drag, like drag musical, drag theater, drag improv, drag this. We also want to bring drag sana sa mga probinsya, sa CDO, yes. Ganyan. Kasi na, oo, nasa-saturate na yung Maynila. Lahat gusto pumunta dito. Pero baka ang kailangan talaga natin is to plant some seeds for places for baby queens to do drag in their own respective provinces. And ito nyo naman, napatunayan natin na ang daming mga queens from provinces that are really slaying mga, ano, sila Maria Lava, sila Kiana, yes. Diba? Everyone is doing well. So parang, yun yung nakikita kong market vacuum eh. Yun yung parang nakikita kong wala sa market eh. Pero let's take it bay one step. One drag party, one drag show at a time. Willing, no? Galing. May advocacy. Tara. Totoo. Thank you again. Okay, thank one you, last ano you. Promote. One last promote bago ma-sold out. So, I'd like to invite everyone again October 10 at Music Museum Plastique Asia Tour. A one night only of Asian drag excellence with Plastique Kiara, Eva the Queen, Marina Summers, Pangina Hills, and Drag Race, the best of Drag Race Philippines, season 1, 2, 3, and also our new queens that we want to feature. So again, tickets are still available. Wala na tayong meet and greet, but we still have few seats left for VVIPs and VIPs and the balcony ata. You can get your tickets at tinyurl.com/PlastiqueAsiaTour and follow The Playhouse and Eva La Queen on Instagram and all my socials. I'd also be launching, dahil na-inspire ako sa inyo, magpa-podcast na rin ako. I love it! Galing! I-guess kami! Yes! Ay, mag-guest ako. Sige, mag-guest ako. Mag-guest ako. Sarili ko. Kaya nga eh. I-guest ko kayo, ha? I-guest ko kayo, Direka. Yeah. Oo. Kasi gusto ko na lang talaga mag-artista. At gusto ko na lang talaga maging TV personality. And then, kung madadaan kayo sa Switzerland, may show ako doon. Switzerland lang naman. Oo, dadaan lang naman ako doon. Ganyan. And also, like, shows in... upcoming shows in UK and Brazil. So Oh, those are the plans.
Sa Brazil ako. With global domination. Ay, oo. Yes. Diyos ko. The Brazil. Wala na silang Twitter, di ba? Bumalik data. Ah, bumalik ba? Such beautiful men. Grabe. Yung lalaki pala. Oo. Lalaki pala. Kasi di ba, yung mga the Brazilian men, the Latino men. And actually, nire-raise ko na Latino pala talaga ang bet. Ayun na. Parang ka nang na-share. Ang dami ka nang na-share. Thank you, Eva, for spending your Friday with us. Thank you, dear Rex. And thank you for having me. And congrats sa show. Yes. Congrats sa mga ganap. Thank you. And hope to visit again. Yes. Yes. Kasabay so, naman kayo ni Marina kaya ganyan. Oo, kung maabutan nyo siya. Oo, sobrang busy. Schedule. Schedule. Oo. Yes. Thank you. Right, thank you. Ayan, thank so, you, guys. Bye. Ayan, so sa mga brands yan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe sa Ang Walang Kwentang channel sa YouTube and sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. We release a new episode every Monday and Thursday. Tapos ang bagong schedule namin ay i-release namin lahat ng episodes namin sa Spotify, pero 1 week delayed sa Spotify. Yes. So, watch nyo pa rin ang premiere every 8 p.m. Monday and Thursday, and we try to be there sa chat. Sa premiere. Sa premiere. Maraming salamat sa ano. Nagbibigay ng gifts sa amin tuwing premiere. Thanks, guys. Thanks, VIPs. Yes. Tsaka, super thank you sa ano talaga, sa mga nagsasubscribe at sa mga nagbigay ng support. Kasi, yun nga tomorrow. Kasi, September 27 ngayon, so tomorrow, pinuntahan na namin yung Santa Monica Elementary School. So without your help, yung sa mga subscriptions nyo, hindi namin mapupush itong scholarship. Yes. So thank you, guys. Okay. Yun lang. Thanks, guys. Thank you, guys. Okay. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, bye, guys.